nag-start na ako mag-pack ng gamit for the Philippines. And grabe pala mag-pack kapag may kasama kang apat na bata. 2 kids, 2 babies. Dito tayo sa nursery today kasi nag-start ako mag-pack for the Philippines. And as you know, ako, I'm very minimalist and gusto ko talagang konti lang as much as possible yung napapack or yung mga gamit, diba? So, I decided na itry ko siyang i-vlog, pakita sa inyo kung paano ko siya ipapack. I'll be packing my stuff, yung mga gamit ng twins, and then yung gamit din ni Naxinoa. Si Peng siya na bahala sa gamit niya dahil medyo madaming gamit yun. Anyway, medyo nag-start na ako last night, no? Itong large na luggage na to, yung side na to, ito lahat ng gamit ko. Minus the shoes. Pero lahat ng damit nandito na. For one whole month, ganito lang yung dadalhin ko. Napagkasya ko lahat sa mga travel organizer. Mamaya explain ko na lang kung ano-ano yan. Tapos yung pocket na to ng big lug. Purse, yung mga underwear. Ito rin meron din akong case for the bra. Mamaya, pakita ko pala sa inyo to. Kasi nabili ko tong bra na organizer sa Timo. Anyway, on the other side naman, sa side na to, ito yung gamit ng twins. So, napagkasya ko lahat dyan. Tapos, naman, sinasabi ko kay Peng, sana kayanin nila na isang large luggage lang din siya na and si Nax and Noah na. Si Nax and Noah kasi, konti lang talaga yung damit nila. So, baka doon na lang kami bumili sa Pilipinas dahil hindi ko na sila masyado nabibila ng damit dito kasi, di ba, yung school, naka-uniform naman sila everyday. Tapos, hindi lang ako masyado nakakabili ng damit sa kanila dahil ang mamahal ng damit dito for them. So, sobrang konti lang nung dadalhin kong clothes for Nax and Noah. Tapos, siguro doon na lang kami bibili since mas mura naman sa Manila. Tapos, yan. Ito yung box nila. Naman. Na tatry natin pagkasyahin yung kay Nax and Noah pati kay Peng. So, medyo duda ako kay Peng kasi, ano eh, hindi siya minimalist. Madami talaga siya magdala ng gamit. Pero anyway, ayan ang ating dadalhin. Tapos, wala lang ditong shoes kasi syempre yung mga shoes is, ano, yung mga shoes is mabigat. So, parang yung summary, we are traveling. 2 adults, 2 kids, tapos 2 babies. Ang ini-aim namin dalhin, or at least ang ini-aim kong idalhin namin na luggage is 2 big luggages lang. Tapos, 2 boxes. Yung maliit na balikbayan box, hindi siya yung typical na bulky. Meron kaming nabili sa Seafood City dati. Medyo maliit lang. Papakita ko yung box na yun. Nasa labas kasi siya. So, doon na lang yung mga shoes. And if ever, doon na lang yung mga shoes and yung mga magiging pasalubong namin sa family and friends. So, sana kayanin, no? Kasi, actually, ang dami sana namin kailangan bilhin na baby stuff or dalhin na baby stuff. Baby bathtub, wala silang tulugan doon. Tapos, ayusin natin yung magiging hand carry ko din. Kasi, syempre, diba, ang dami ko rin kailangan isipin doon sa hand carry dahil hindi lang naman for me. Meron tayong 2 babies. Si Nax and si Noah, bumili ako sa kanila ng backpack para meron silang tig-isa for their tablet, for their headset, konting snacks, and extra clothes. Doon na lang sa backpack nila. Pero hindi ko na problema yun. Just decided na i-vlog ito dahil alam nyo ako, yung nag-start ako, nanonood rin ako ng mga YouTube vlogs or YouTube videos, yung mga nagpapack with babies, and na-inspire ako dun sa mga iba ko na panood kasi very minimalist lang din yung mga dinala nila. Although, meron din ako mga ibang napanood na talagang dinala nila yung buong bahay nila kahit na parang 3 days lang sila. Hindi naman ako ganun. I'm just gonna attempt na maging minimalistic lang tayo. And we are very lucky kasi sa Manila yung puntahin. Siyempre, meron pa kaming gamit dun. Meron pa kaming mga natitirang gamit sa Philippines. Like, ito pala, kaya rin siguro sobrang konti ng clothes ko is because hindi ako nagdala ng pantulog. Hindi ako nagdala ng pambahay. Kasi nga, meron pa akong mga damit sa Philippines. At the same time, bumili ako sa Shopee ahead of time. Pinadeliver ko na dun sa bahay namin ng mga pajamas, mga pantulog. Even kay Nax and kay Noah, bumili na rin ako ng pajamas nila. Kasi ang mura sa Shopee ng mga pajamas compared dito. Also, bumili na rin ako sa Shopee ng mga ibang baby stuff. Parang bathtub,
kasi hindi mo naman mapapaliguan ng baby pag walang bathtub, 'di ba? Kaysa magdala pa kami ng ganito, paano namin dadalhin 'to, 'di ba? Napaka-bulky. Bumili ako ng bathtub, bumili rin ako ng crib, I mean ng playpen kung saan sila matutulog. Actually, isa lang yung binili ko, sana magkasya sila. Kasi maliit lang yung room namin sa Pilipinas. Hindi nakasya pag dalawang playpen yung binili ko. So, I'm crossing my finger na sana magkasya sila sa isang playpen every night. Tapos, ano pa ba yung mga ibang baby stuff na binili ko? Bumili pa rin ako ng playpen. Yung playpen naman na kung ilalagay sa baba, kung saan sila pwedeng ilapag, yung may playmat. Siyempre naman healthy na lagi silang karga. Kailangan na rin nila mag-move around. And ano pa ba yung mga iba ko na binili? Ayun, iniisip ko pa kung dadali namin yung baby food maker from here. Kasi 110 yun, so kailangan ng transformer. At the same time, medyo bulky siya, diba? Napakita ko parang 2 vlogs ago. Tapos, baka bumili na lang ako sa Shopee. Iniisip ko kung dadali namin yun or bibili na lang ako sa Shopee ng baby food maker. Sa labas, natutulog yung twins ngayon at pumasok ako dito habang tulog sila. Kasi pag nandun ako sa labas, magigising sila. Ayan. Natutulog sila right now. And kailangan natin bilisan kumilos dahil in a while ay gigising-gising na sila. Kaya mag-quick target haul na rin tayo since nandito ako. Hindi ito lahat ng gagamitin namin na bumili lang ako ng mga kulang. So, ito yung mga kulang na wala pa ako. Wala pa akong swim diaper, yun nga. Tapos, nadala tayo ng panty liner. Siguro ito, ilalagay ko na lang sa Ziploc bag. Ayan, bumili ako ng Ziploc para hindi siya bulky. And then, bumili ako ng extra oatmeal for the baby para kainin nila sa Philippines pagka walang pagkain ito muna. Tapos, cotton rounds for my skincare and Lysol to go. Ito for hand care ito. Yung Lysol to go. Para sa plain. Diba? Yung Q-tips. Actually, marami na kaming cotton buds. Kaso, nakyutan ako sa case. Para if ever, every time magta-travel kami, meron siyang case. Ayan o. Gagamitan na lang or re-refillan na lang to ng cotton buds. And then, yan, wala pa akong eyeliner. Actually, hindi ako masyado nag-eyeliner, pero gusto ko lang nang meron ako sa makeup kit ng eyeliner. Bumili ako ng, ano ba itong binili ko? Revlon Color Stay Waterproof. And shade na pinili ko is brown. Yan, eyeliner. And then, toothpaste for the airplane. And then, toothpaste for the babies. And what else? Ito, for the airplane din to. Bumili ako ng maliit na dry shampoo. Tumigising ba? Ayan. Bumili ako ng maliit na dry shampoo. Meron akong malaki, pero hindi siya magagamit sa airplane or sa hand carry. So, this is for travel size din. And TSA approved. Ayan, what else? Ito is facial cleanser. Ito, sa box to pupunta dahil malaki siya. Hindi siya pwede for airplane. And, bumili ako ng kids melatonin. Ito yung iniinom ni Nox si Noah kapag pinapatulog namin sila ng maagads. Ito yung brand na binibigay ko sa kanila. Pagkakailangan na nilang matulog ng maaga and sobrang hyper pa nila. Sobrang effective nitong melatonin na to. Then, ito, dadalhin ko sa plane. Pwede ba to sa plane? Oo, 3 ounces. Ayan, dadalhin ko tong boogie mist sa plane for the kids. Kasi, di ba pag nasa airplane, masyadong dry yung, ano, yung air. Kaya, bumili ako nito para ma-moisturize yung mga nose nila. Kasi ako, personally, pag nasa airplane ako, ganun din. Parang ang sakit or ang hapde pag umihinga ako. Kasi nga, dry yung hangin. So anyway, ayan, lalagay natin to sa hand carry din. Ayan lang. Ayan na yung nabili ko ng mga pahabol. Try ko na ipakita sa inyo yung mga items talaga na kailangan. Kasi ganun din ako nung maghahanap ako ng videos. Alam nyo yun para rin magka-idea kayo kung paano ba mag-pack with kids, ganyan. Actually, this is my first time na apat yung bata na kailangan kong isipin na magpapack dati. Kasi sinax and sinuwa lang. Ngayon may babies pa. And anyway, yun rin yung mga binili namin for Nox and Noah na konting damit sa Target dahil nga wala nga sila masyadong damit. So yan, bumili kami ng konting damit kasi wala talaga, konti lang talaga yung clothes nila. So yan, bumili kami ng shorts,
Lahat ng damit nila dito is, alam niyo yung parang sira-sira na. Ayan, bumili kami ng shorts. But ang liit nito. Oh my gosh, ang liit nito. Pwede siyang ibalik. 4 to 5 years old, 6 years old na si Noah. Si Pen kasi pumili nito. Ang liit nito. Anyway, balik natin. And then, polo. Ayan, wala talaga silang... Oh, 4 to 5 years old rin. Bakit ganito yung mga binibili ni Pen? Hindi 6 years... Anyway, palitan natin ang size. Tapos, ito. Sando, kasi for sure is mainit sa Pilipinas. Laging matchy-matchy rin si Nox and si Mo. Para rin silang pins. What else? Yung makapang-swim. Pang-swim nila. Na rush guard. Ayan. Matching. Matchy talaga sila palagi. Ayan. Super cute nito, no? Ayan, no, yung print niya. Super cute. And then... Ito din, for swimming. Ito naman, for swimming siya, pero pwede nilang gamitin to ng hindi naman, ng kahit hindi sila mag-swim. Dahil super cute nung print. Diba, may mga shorts na ganito rin naman yung tela. So, magagamit nila to kahit hindi sila nagsiswimming. So, yan ang mga gamit nila. Tapos, meron pa silang hindi ko napapack dito na mga extra nilang clothes na binili rin namin the other day. Kasi nga, wala na nga silang damit, diba? Ayan. Para maging organized yung pag-pack ko, nawa ko ng checklist sa phone. I'll show you the checklist para lang pag mayroon rin naghahanap sa inyo ng ideas, kung ano ba yung kailangan gawin or yung, kung ano yung mga basic na dapat dalhin for the babies. So, ito yung lahat ng list ko ng hand carry for me. Meron na ako lahat yan, although hindi pa siya nakapack. Kaya hindi pa siya naka-check. Tapos yung hand carry naman for the twins, formula. Yung formula nila, since formula fed sila, ilalagay ko na lang sa isang large Ziploc. Nakita ko yun sa isang video para hindi bulky. Tapos siguro 10 bottles sila dun sa whole flight with water na yun. Tapos 12 diapers. Actually, pwede natin dagdagan yung diaper. Pero yan, 12 diapers, wipes, footies. Ito yung 1C na kasama yung paa para pag matutulog sila hindi malamig. Tapos long sleeves, extra clothes, 2 baby blanket, nasal mist, 2 teething toys with catcher, bibs, 2 bowls with spoons, 3 baby food pouch, small dish detergent, panglinis ng mga ano nila, portable sound machine, boppy. Yung boppy, I'm not sure kung dadalhin ko to. Ayan o. Ayan, hindi ko sure kung dadalhin ko yung Bobby, pero sana madala para makatulong. And then I will also try to bring baby Tylenol para lang just in case, diba? And then, hand carry naman for Nox and Noah. Ito yung mga dadalhin nila sa kanilang backpack, tablet with downloaded movies from Netflix. Talagang linagay ko yan para hindi nila makalimutan mag-download ng movies kasi walang wifi. Charger, headset, snacks, water bottle without juice kasi nga hindi naman pwede yung may juice, 'di ba, sa water bottle. Papatapon rin sa kanila 'yon. 3 extra shirts and shorts, toothbrush with toothpaste. For now, papakita ko muna sa inyo kung ano yung napack ko for myself. Dito lang muna ha, sa luggage lang muna na check-in. Kasi yung hand carry, hindi ko pa nasisimulan. Muna tayo dito sa side ng luggage ko. Ganito lang kakonti yung damit ko. Like what I've said kanina, walang pantulog dito or walang pambahay. Everything dito is pang-alis. And natutuwa ako kasi napagkasya ko siya dito sa isang side lang ng luggage. Kayang isiksik sa isang part lang ng luggage lahat ng damit ko. Like what if wala akong dalang pajamas or any sleepwear or pantulog, pambahay, walang ganun. Kaya rin siguro nagkasya. Kung may ganun siguro, baka ma-occupy ko rin yung other space. Pero mga area na nandito, lahat ng aking summer dress or mga dresses ko na maxi dress, midi dress, lahat yan. Ilan lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron lang ako 6 na dress. And then, ito naman yung mga jeans section. Hindi lahat yan pants. 3 dito, short. Tapos, ito naman pants. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5. Originally, ang plano, isa lang dapat na denim. Isang black, isang denim, isang white, isang cream. Yun lang sana yung dadalhin ko. Pero since medyo yung sizes, dalawa na lang din nalako to make sure.
And then, dito naman, lahat ng items nito, gusto ko ipakita sa inyo na very useful talaga yung travel organizer. Kasi kung walang ganito, hindi mo mapagsisiksik ng sobra yung mga clothes mo. And ito pa yung travel organizer na to na bili ko sa Timo. And pagbukas dyan, ang dami na, diba? Meron akong skirt. May mga skirt ako dito. 1, 2, 3. Meron akong 3 skirt. And yeah, ito lahat ng shirt ko. As you can see, no, sobrang hilig ko sa color white, brown, black. Yun lang talaga yung aking color palette. Which is, gusto ko naman talaga yung ganun lang kasi madaling i-mix and match. Pero yan lang talaga. Sa bag organizer nito, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron tayong 10 shirt and 3 na maxi skirt. So, ang dami ko nalagay dyan, diba? For this organizer naman, andito lahat ng aking sleeveless or sando. Dahil nga, syempre, alam ko mainit. Ayan, lahat yan ang aking sleeveless. And ang daming nagkasya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hindi pa naging 20. Oh, 20! Meron pang isa doon. So, nagkasya yung 20 pieces ng sleeveless or sando dito sa ganito kaliit na travel organizer. O, diba? Ang galing. Ulit-ulitin ko na lang sila sa Philippines. And then, naman, isa sa mga nagustuhan kong nabili ko sa Timo, ito yung bra organizer for travel. Pag in-open mo yan, nandiyan lahat ng inyong bra na hindi siya masyado mag... Dito yung mag-squish kasi naka... ano pa rin yung ano niya, oh. Shape niya, maayos pa din. Para talaga siya sa bra. Tapos may pocket siya sa gitna. Linagyan ko na lang ng... yung mga bra na pang bahay. Yung, ang tawag dito? Parang mga sports bra. Linagyan ko na lang dyan. Ayan, ang ating dadalin. And then, ayan, super nice nito bra organizer na yan. Matagal na akong naghahanap ng ganyan. Kaso dati, hindi ako makakita dito. Sa Pilipinas ko lang siya nakikita. Buti nakita ko siya sa team. And then, let's move on. Dito sa area naman na to. Ito na yung purse sa loob nito. Tapos, ito naman is itong maliit na pouch na to. Ito lahat ng underwear ko. Oh, very neutral pa rin yung color. Ayan, nandito lahat. And then, ito naman. Ano ba yung nandito? Ah, nandito naman lahat ng swimwear. Kasha din dito yung aking mga bathing suit. Tapos, yan na yun. Tapos na ako actually for this part. Ayan, diba? Napagkasya ko lahat yan. Meron pa ako actually na hindi nalalagay dito sa mga extra travel organizer. Ito siguro dito ko ilalagay yung mga sandals ko. Kasi yun yung, ano nyo, nakalagay. Parang may slippers. And then dito naman, I'm not sure kung ano pa yung malagay natin dito. Lagay muna natin ganyan para maayos. Moving on, dito naman tayo sa area ng twins. Nandito na rin lahat ng kanilang clothes. Explain ko lang kung ano yung mga nasa loob. Meron silang summer hat. Siyempre, matchy-matchy din sila. Tapos nandito sa loob swimsuit para madali na lang malaman, di ba, kung nasaan yung swimsuit. Tapos, ayan, lahat ng pinak ko for them. Meron silang dalawang bath towels. Tapos sa ilalim nito, nandito yung kanilang baby swaddle or yung parang sleeping blanket nila na wearable baby blanket. So, yan, medyo bulky kasi siya. Kaya, siningit ko na lang dito yung baby bath towel. And then, dito naman sa area na to, ito lahat ng onesie nila and mga sando. Medyo malaki siya. Sobrang dami nang nailagay dyan. Useful talaga. And kung walang travel organizer, magkakalat-kalat yung damit, diba? So, tuwan-tuwa ako na may ganito. And then, sa side na to, nandito lahat ng clothes nila na matching. Ito naman, yung part naman na yan, lahat yan yung kanilang pants or yung mga leggings for baby. And then, this one, ito, naka, wala siyang net. Ganyan lang siya. Pero, dito ko naman linagay lahat ng bibs and lampin. So far, that's how it looks like. Meron pa silang small pouch. Ito yung mga headband pala nila. There you go. 2,000 years later. Hi! Hello!
Tulog pa yung isa. Gaayos ako ng mga gamit. Diba, nag-start na ako mag-vlog the other day. Hindi pa siya tapos. Ito yung kainak si Noah. Inayos ko yung second luggage. Hindi pa tapos yung mga hand carry, pati yung box. Kasi magdadala pa kami ng dalawang box. Nagtitingin ako sa marketplace ng ano. Diyan muna kayo. Hindi. Nagtitingin ako sa marketplace ng carrier na hip carrier. Ay, shit, what is that? Ang suka ka ka ba? Suka yata, basa. Pero kaka-change ko lang sa kanya. Anyway, nagtitingin ako sa marketplace kasi yung meron kaming ergo na carrier, pero gusto ko rin magkaroon ng option na yung nandito lang, tapos isasampa ko lang sila. Doon, wala pang nagre-reply doon sa mga in-inquire ko sa marketplace. Iniisip ko naman, pag bumili ako ng brand new, baka hindi na dumating. So anyway, hey, hi ka muna. Hi. Hi there. Hello, 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 hello. Bungis-ngis. 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 Alam niyo ba, wala bang passport yung mga bata? Ay, nako. Hi, kuya. Kami ano? Yung passport namin ni Ping, dumating na. Sabay-sabay kami nag-applied ba? Yung amin kasi expired, so nagpa-renew kami. Sinak si Noah expired rin, pero since bata sila, kailangan nila mag-apply. Ganun pala yun. Dito sa bathroom, inaayos ko yung dadalhin naming toiletries sa Philippines. And yung dadalhin ko, toiletries, yung dadalhin ko rin na toiletries sa airplane. Toiletries is like this. Inaayos ko lahat yan. So ito yung mga lalagay sa box. Kasi, yeah, we're gonna buy toothbrush for you. Kasi luma na yung toothbrush mo. Ito yung dadalhin sa box kasi lahat ito ay malalaki. Hindi siya pwede sa hand carry. Merong toner. Ito yung malaki kong toner. Body cologne. Yung toner ko din na isa pang toner. Deo. Dry shampoo. Facial wash. Ano pa ba to? Benzoil para pag may spot treatment. Tapos ito yung favorite ko na sleeping mask. Moisturizer. Tapos, another deo. Ba't dalawa deo dala ko? Tapos, bumili ako ng skincare kasi paubos na yung ginagamit ko from The Ordinary. Niacinamide and lactic acid. Yan yung ina-alternate ko. And ito, shower cup. What's this? Binili ko lang to sa TJ Maxx the other day. Nakyutan ako kasi may case. Bumili rin ako sa Sephora ng travel size nitong aking favorite toner from Paula's Choice. And then, this one. Ito naman yung for the hair. Pagka magko-curl or pag magpa-plancha ng hair protection. And ito naman yung mga dadali natin sa airplane na pwede siyang pang-airline kasi maliliit lang. Ito, free to sa Sephora kasi birthday month ko na. And binigyan nila ako ng birthday gift. Yung glow recipe na, what's this? Niacinamide dewdrops. Pati toner. And then, yung mga nandito sa per airplane. Meron tayong small na perfume. Sunscreen. Ito ang aking favorite na skin tint. Ilia with sunscreen tint actually. Tapos ito naman. This is also sunscreen. Madaming sunscreen kasi nakuha ko lang to for free. Itong ganito kaliit sa Supergoop. Yung bumili ako sa Sephora. May points ako. So, ayan, meron tayong sleeping mask for the lips. And, bumili ako sa Timo ng facial spray bottle. Linagay ko lang ito. Ito yan. Ito yung ginagamit kong toner from Sephora din yan. Linagay ko lang siya dito para maliit lang siya. Tapos, ito yung binili ko sa Target na Lysol to go. Yung Q-tips. Dry shampoo na maliit lang din. And, dito ko ilalagay yung facial wash, pati feminine wash. Tig-isa. Maliit lang yan. And then, sa pang deo. Alam nyo ba yung deo pala na to? Ito yung galing patong Pilipinas. Nakalimutan ko kasi natanggal yung sticker. Ito pa yung sinuggesto ni Ann Clutes, kaya ako to binili. And nagustuhan ko siya. Yung mineral na parang tawas lang siya. Nakalimutan ko yung brand. Basta anyway, ito yun. Ito yung deo ko ngayon. Actually, before, ito yung deo ko. Minsan, ito yung ginagamit ko. Pero most of the time, ito na lang. Kasi parang mineral lang siya. Tapos,
sobrang mild lang nung amoy. Yan. So, nag-alternate ako kung hindi ito, that one. Anyway, tas ito, binili ko rin to sa Timo. Itong purple na hairbrush na to. Tapos, ito palang fan. Dinadala ko to. This is usually a part of my skincare kapag medyo basa pa yung serum. Tinatapat ko yung fan para mabilis siyang madry, para mapatong yung next product. So anyway, lagay natin siya dyan. Yan. So far, yan yung mga ating dadalhin. Tapos, syempre, yung aking mini jewelry box. Ayun. So, yun lang. Tapos, siguro, hindi ko na masasama siguro dito yung mga dadalhin ko sa hand carry dahil masyado lang madami and siguro some other day na yun. Yun. Siguro pagka medyo malapit na kami umalis, doon natin ipapack yung hand carry. But for now, medyo okay na tayo sa mga luggages and sa mga damit ko and ng mga kids. Anyway, ayun lang muna ang vlog na to. Thank you for watching and God bless. Bye!